Yun. Ito po yung bagong kulungan ng chicken layer. Ayan. Gawa po siya sa paper tree oil, gemelina. Ayan po. Ayan. Good lumber po siya. Tapos, mas maganda kung meron kayong sariling circular nyo para mas makatipid kayo kaysa magpa-circular pa kayo. Ayun. At least, pagkatapos yung gamit, sa inyo na. Kaysa magpa-circular pa kayo. Mababa po siya. Hindi po siya 6 feet. Kasi, nasa mataas po kaming site. Maliban na lang kung sa mababa kayo, kailangan nyo talaga yung first layer niya nasa 6 feet. Pero pag mataas, tulad dito, kailangan mababa lang siya. Yan po yung niya. Gawa din dito. Paper tree o gemelina. Yan. Parang posti po yan ang meral ko. Para hindi siya basta-basta masira, dapat meron siyang mga used oil. Ayan po. Ayan. Kasiya po dyan yung 1,400 heads na na manok o natawag na chicken layer. Yung kagandahan dito, makakamura ka. Tapos, mas accessible sa bundok. Kasi, mas maraming kahoy. Lalo na pag sa inyo, mas makakatipid ka. Ngayong linggo po yan darating yung mga chicken layer. Dito yung stakan ng feeds. Yan, malambot po siya para maganda yung paggulong ng itlog. Ito yung tinaasan po ng lupa para mas madali maabot yung itlog. Mas maganda kung malamig talaga ang lugar para iwas mortality ng manok. Sa isang kulungan, apat na manok yan, yung laman. Yung sa taas, may mga malalaki dyan na butas. Kasi dyan, 6, 5. Ayan. Dito sila lim apat. Apat lang dyan. Mas makakatipid kayo pag may sarili kayong kahoy. Pwede rin pag dito sa taas, pwede rin kawayan yan. Pero ito sa amin lato, puro paper tree to lahat. Walang halo. Yung gawa sa paper tree.
It's a part of you that will make you strong. Pero pag sa ano, mababang lugar kayo, kailangan nyo ano, 6 feet. Pero katulad dito sa amin, mas maano, mataas ang lugar, mahangin, baka mabasa yung manok, kaya kailangan ano, mababa lang. Kibble tie lang po siya. Pwede din dito pito yung laman. Dito sa mas mamalaki na ano, butas sa taas. Ano, ay linggo darating yung ano niya, laman. Chicken layer. 18 months yata. Ready to lay. Ready to lay na. Kaya, yung tinatawag ko ate, LPL, ready to lay yun. Ibig sabihin. Mas malinis kasi tingnan pag ano, isang klase lang kawo yung ginagamit. Hindi masakit sa mata. May tanim na mga saging dyan. Purpose yan para hindi masyadong mabasa ang manok. Pagbang kasi mat sa mataas kaming lugar eh. Kaya okay lang kung mababa. Kahit na yung iti, magawa ng paraan dyan. Malaga mahangin, malaga sa manok yun. Para hindi ma-stress, magandang egg production yung mami niya. Ready na yan, magpagrambulan. Chicken layer na lang hinihintay. Pasok dyan. Dito, hindi po namin isisemento yan kasi sa bundok kami. Pero papakita ko na lang yung mga discarded dyan na gagawin namin kung paano namin maayos yung chicken manure niya, hindi mabaho. Yung bakante na yan, yan. Baka sakali yan. Distinction na naman yan. Para tuloy-tuloy lang. Tatlong tao. Mas makakatipid ka talaga pag may sariling kahoy. Pero pag binili mo to, lahat, medyo mabigat-bigat sa bulsa to. Pag binili mo lahat. Kasi ito pa lang, paper trade niyan lahat eh. Lahat ng mga ano, pati yung poste niya, paper trade niyan. Lahat. Walang halo yan. Maliban na lang dito sa ano. Ito, kawayan yan. Kasi hindi namin ihang. Kasi sobrang mahangin dito. Kaya ano ginawa na dinambak ng ano, lupa. Dapat nakahangin yan. Pero iniba yung estilo. Revise lang. Depende lang sa lugar. Kaya bago kayo magpatayo, dapat tingnan nyo muna ang lugar kung anong klaseng poultry yung pwede nyo magpatayo para walang sisiyan. Diba?
pati ito, imili natin yan. Yeah. Yan. Kunting antay-antay lang. Diba? Ayos. Ayos.